with the predictions of that. Who got the better draft? Sino tingin niyo nakuha ang better draft? I like yung swerve na ginawa ng Nightmare. All in all, it's a strong draft. It is a blacklist template na nagkaroon ng onping curveball pagdating sa dulo. But for Todak naman, I feel that this is their strong ano eh, their strong heroes. Ang bakagan yung lineup na to. And oh, para sa akin kasi, kahit sabihin mo may Kaja ka, ang dali pasukin kasi ng Ranger. Para din sa side ng Todak, madali hulihin eh. Cho Alice, ang dali. Legit. Pwede kang kumuha ng isa. Pigilan mo yung isa. Okay, wait, kasi may divine judgment ka. Pero hindi mo na mapipigilan lahat. Oo. This is a good answer. Again, ito yung dapat na ginawan lineup yata ng Todak nung ano nila, nung napanood kong playoffs na hindi pa rin umakit over hanggang ngayon. Yi San Shin, Kaja, no, yet, no. Pero if it was a range hero like Bruno, I mean, Ranger, pwede naman. Gana. Evo's SG na pagana naman nila yun eh. But the problem in that game is that they needed a, you know, they needed a fast jungler. Ayan and na. At the same time, yung may early game power spike, no? And yun yung nawala kay Todak ng pinik niya yung YSS. Pero going back to sa sinasabi ni Bados kanina, I do agree that Nightmare Esports, they have the better draft overall. It's just way better for them to execute. It's just way easier for them to execute this draft. Pero ang dami rin kasing conditions for Todak Esports to counter the you know, the draft of Nightmare Esports. Number one, kapag nag-snowball yung Claude, then may hirapan sila doon. Pero ginawa nila jungler yung Claude, ha? It's a swapperoo. Actually, balibaliktad yung mga hero dito sa totoo lang. And it's okay. Pero sa ngayon, they will be in danger ito, si Moy. I mean, ginawa lang nila to para mag-buy ng space para kay Chico para hindi siya ma-invade. Pero madami silang resources na ginamit. Yung health nila, ang laking bagay nun. Anything na kailangan talaga mag-carry dito sa game na to or can scale in the game, para lagi nila pinapagamit kay 4 Mace. Totoo yun. Lagi nila pinapagamit kay 4 Mace eh. Kasi ito yung nababansin natin eh. Si Momo, pwede nyo naman talaga kunin yung Benedetta dito. Pero ang ginagawa nila, eh si Momo yung umaharap sa Barats. And sabi ni Momo kasi doon, meron kasi akong opening. Kahit onte na hindi ko pa level 4, hindi ko pa ako makakain, hindi mo ako mapipirak sa palabas. So, yep. Ang gagawin ni Momo, may execute siya, kukunin at kukunin niya yung kill kasi alam niya sa ngayon, lamang pa siya. Kasi Moon talaga yung gamit ng mga hero na ano, technically, no? Na kailangan ng tamang decision making. Yeah. Ang maganda kay Moon kasi, ano siya, siya yung type ng player na talaga no hesitation. Pag nakita niya available yung play, he instantly goes for it. So, bagay na bagay sa kanya yung mga heroes like Eve, Breakout Team Boy, Dutch, lahat ng Death Sonata. Patay ang germs! Yun nga. Pero ito, ang ganda ng ano, ganda rin ng pag-maneuver ng Todak. No? Iniipit nila yung top lane kasi alam nila, pa-spawn yung turtle. Mm-hmm. And that makes it so that Nightmare Esports, if they ever want to take that, mahihirapan sila. Pero si Chico dito, actually sumasama siya. No? Maganda pasok ng Todak dito kasi wala ding ano eh, wala pang Divine Judgment yung Kaja nila eh. So medyo opening dapat to para lumaban. Although meron nang dito ko na welcome etong si Jasmine dito sa Barats. Kung doon ang ikot is, ano, so-sold ka na pwesto. Oh, pumasok dalawa ang na-istanin. Pero makuha ni Granger ang turtle. And pwede sila humabol dito ang gusto nila. We'll have a few options. Sold bloom na apakasakit. Tiniis ni Moy. Sa likod naman si Momo. Sumusundot. Ganda nung ano, ganda nung pwesta ni Soso kanina. Problem was yung target selection ng Nightmare Esports. Si Granger nag-focus kay Turtle, which was okay at best, pero honestly, kahit nga bigay na nila kay Claude yung turtle at that point, kasi importante, makakuha sila ng at least dalawa o tatlong heroes sa side ng Todak. Kasi this is a lineup na hindi pwede mag-snowball. Now, nakuha nila yung turtle, but the trade was just that, turtle lang. So, this will still allow Todak to be able to farm up. And again, ito yung problema nila yung Claude. Kapag lumaki to, mahirap hulihin. Komportable lang si Chico. After that turtle fight, dapat pressure siya, dapat. Ideally, yung sasabi ni Midnight. Mm-hmm. Ngayon, kung papasin mo naman dito yung side ng Todak, actually, kahit nakuha ng Nightmare Esports, I think they would be very confident still in just roaming around. Kasi, ano eh, ito yung problema sa ano eh, sa ginawa nilang lineup. Kailangan mo yung Claude mag-scale. Kailangan mo yung Alice mag-scale. So, sinong gagalaw sa kanila? Si Chico dito, napipersa sa gumalaw. Pinipersa niya yung sarili niya sa mama. Ang problema naman for Nightmare Esports, kailangan i-utilize nila yung advantage na yon. Kasi automatic, marksman yung isang sumasama. In terms of damage output, hindi ganun kalakas yan. Bawa naman si Jasmine. It's a 2v1 sa Jasmine. Feeling ko babagsak siya doon. And si Moon pa. Uy, ganda! Nadali, grabe naman. For Maze, it's so amazing.
Para naman dito sa baba, si Busy nandito pa, pwede bang kumuha ng kill, pero I think hindi na. For the meantime, Chico though, going down kay Linlix. Minions, may mong panay sa kanya. Nabaril. Nabaril ni Linlix. Okay. Pero alam mo, that's a good move ah. Kasi, concede, uy! Uy, what a kick under the turret! Walang katakot-takot talaga ang Todak dito. Buhay, buhay. Parang flowing blood. Ayan, hindi na expect yung Zaman Force. Cooldown na pala ulit. Si Kuya Moy pa yung nasama dun sa gilid, Ben. Patay pa. Buhay pa yata. Buhay pa nga. Taas kasi ng movement speed ng Kacho. Opo, what a great play there. Again, counter lang. Yung Nightmare, hindi masyadong effort eh. Saktong ano lang eh. Saktong sagot lang eh, no? Saktong sagot lang. I do agree. Ngayon, Hunter's, ambush, ano yan? Hunter Strike. Hunter Strike. Hunter Snipe yung nasa isip ko eh. Yung ambush. Yung ambush, ambush. Lord. It's a great, ano, it's a great item to, you know, just surprise people with. Oo. Na ngayong, alam ni Benedetta dito na kapag ka, ganyan siya kalalim, pwede siya makahuli ng mga tao sa mga brush plays. And I really think that Todak dito needs to utilize more on their brush plays. Ang dami nilang pang hard engage dito na pwede sila makahuli pag ganun ginagawa nila. Kasi yung Todak ngayon, ginagawa nila talagang yung... Nagamit yung Daytonas. Gamit yung Daytonas. Laking bagay nun. Yung win condition nila, is aware sila na talagang patagalin lang natin laro. Okay lang tayo mamigay ng 1K, 2K. Basta dapat hindi magulo yung farm ni Chico at ni Momo. Yun. Tsaka si 4 maze, automatic na yan. Makaka-farm talaga yan, di ba? Yeah. Pero mamaya, mahirapan sila dito sa Harit. So, hindi ganun ka-confident yung Todak pagdating ng late game nila. Yung ultra late game, hindi rin ganun kaganda sa para sa kanila. Kasi, nag-exist pa rin yung Kaja sa side ng Nightmare Esports. Ito yung anti-win condition eh. Kung ano yung win condition ano mo, kaya... win condition? Kung ano yung win condition mo, kaya niyong tanggalin. Yun. Kasi, never din naman magkakaroon ng way si Chico na talagang, ano eh, tanggalin yung Divine Judgment eh. Ayan na nga. Darating ka na sa panahon, yes, kay Chico, kapag ka naikot ka Blazing Duet, malakas yung damage mo. Pero pag nahata ka pa rin. Walang gitna. Oo, walang ano doon. Walang solution doon. There you go. So, ayan na. A siege is happening dito naman sa Todak. Nightmare, handa bang sumagot para dito? They do have a Granger, pero wala sa posisyon. So, that will be going on the bottom side sa kreksyon na yan. Para ng Todak, Chico naman, lilipatin. Blazing Duet, sakawaan. Ni Sosol siya bang nasasaktan? Mm-hmm. Pero si Sosol dito, that was a nice try. If ever man meron death sonata doon, that could have done the trick, I think. Mga 3 bullets agad yung maitatakak niya. Wow! Pero yun yung tinatawag natin, yung Hunter Strike. The Hunter Strike wins games, eh! Magandang hila para kay 4 maze kill para Linlix. Masisipang nga lang siya, so that will be an easy answer. And now, kulang na yata sa bala ang Nightmare Esports. Low HP Barrett's low HP. Na Matilda, this should be an easy push all around the map. Si Nano Ship, hindi din siya pwede masyado lumaban. And wala siyang pinupo sa threat ngayon dahil nga nakita ng members ng Todak. Nagamit niya na yung ultimate niya. So hindi na natin kailangan matakot dito na may bigla-biglang re-respo. Habang nangyayari yung lahat, tignan mo naman. Agad-agad pumunta si Chico dun sa My Turtle at hindi nakapwesto ng maayos ngayon si Granger dahil kukuha pa siya ng orange buff. Ayan na nga ba. Yung sakripisyong sinasabi ko kanina, men. Ayan na yun. Like, okay lang sa kanila na medyo mawalan ng konting tempo sa early game. Basta, hindi nga sila pinipressure. At yun na nga nangyari dito. Alam mo, sila 4 maze. Uy, pahulin. Pero bakit? Nahila niya mga tol. And that's gonna be day 2's welcome sa ilalim ng Torre. Pumasok si Chico with a Blazing Duet. Hindi masyadong masakit. Pero siya ngayon ang magiging biktima. I am having ganun. I have questions. On why? Flicker si Moy, hindi ko alam bakit. Why? Bakit yung alis? Alam mo pre, walang sagot sa tanong. Walang sagot sa tanong. Alam mo, kasi ito sinasabi ko. Nothing against the player naman. Pero kasi nakikita na ni Nano Ship dito na nakabukas yung ultimate ni 4 maze. Oh, gulo ng teamfight. Sabi-sabi, kapag hinatak mo yun, you're just dealing damage sa kalaban, sa kakampi mo. Dilapit mo palalo. Tsaka ganda rin ng itemization ni 4 maze dito. No? Aga nung pick up ng winter truncheon niya. So that makes it so na kapag secure, ready yung flicker niya, meron siyang one way to get out. And at the same time, kayang-kaya niya mag-grow sa player sa gitna ng apat. Mm. And they don't have any anti-heal. Ayun na nga. Wala silang anti-heal. Dapat mo wala pa. Feeling ko dapat first item yun. At walang balak. Wala silang balak. Breastplate, let's go. Yung mga binibuild nila, pang holy crystal. Holy crystal yung Matilda. Pareho. Wala silang balak dito. Pati yung Harit. Pero I get it. The idea is just to burst down the cloud. Kasi ito lang naman yung teamfight presence nito da, at this point. Oh, laban sa baba. Para dito sa, ano? Sakit Nightmare Esports. Masakit na ngayon. Si 4 Maze yung next line.
si Four Maze ang nagiging Claude. Siya yung masakit sa ngayon. Si Momo naghahanap pa rin ng target, papasok na medyo late, lagot ka. And that is going to mean that the rest of Todak gonna get cleaned up here, mga tol. I just wanna say, si Sosol, Todo buho talaga dito. Pinatay niya kanina. Oh! Swabing-swabi lang! Alam mo yung sobrang perfect ng timing nun. Walang tumama sa minion. Wala. Solo. Tsaka kanina, pinatay niya si GQ. Solo din. Solo. Ito yan yung Holy Crystal. Ito na yata ang bawi ng api. Ito na kaya ang unang panalo ng Nightmare. Titignan natin kasi maliit pa lang naman ang agwat para sa Nightmare dito. Ang pinakamatapang na Sosol sa balat ng lupa. Napakalupit. Napakalupit at napakadiskarte. Nightmare Esports. Alam mo, kaso si Moy naman dito. Naku po. Naku po. Mabibiktima kaya siya? Hindi! Tinapboard yung lupa! Sayang yon. Sa totoo lang, there could have been something. Pero again, nag-cooldown na ulit ang Circling Eagle nitong si Sosol. That means hindi sila Ano ba ito? Patami flicker na nag-aganap. Walang nangyayari. Grabe naman ito si Nanoship. They're so angry. Inahambang si Moon. For me, I really think that right now, looking at the gold, kung mapapansin mo, yes, nasa Nightmare Esports dito, yung top 2 na nakapag-farm given na madami silang protection. Ang pinaka nakaka-alarma dito is yung sunod na tatlo doon, members na at lahat ng course na nagdi-deal ng damage sa side ng Todak. Ayun na nga. Again, late game will favor Todak for sure. Alright, here we go. Una pa lang, laban agad. Ayan, sumasakit na konti-konti. Chico, Blazing Duet sa gitna ng labanan. Jasmine, very low. Pwede pumasok si Momo. Nice. And hindi na napasok ang Daytona's welcome. Ito na nga, pumasok si Formace. Grabe. Sa likod. Na unless mauna dito ang Nightmare, makapitas ng isa, mahuli nila si Claude, or ang isang Alice na hindi naka-ultimate. Woo! Grabe. I think that's the only time na pwede silang lumaban. Kasi katulad nito, kapag hiwa-hiwalay yung laban, Rockheart, Midnight, ang nangyayari na agad is nakakahanap si Formace ng opening at gumagawa siya ng sarili niyang play. Yeah. Yeah, exactly. Ayan na nga ba. Kakasabi lang ni Butters, hindi napansin. Hindi nila napapansin si Formace, men. Sobrang tunnel vision niya sa harapan. Sobrang pose. Nasobrahan sa focus. Yeah, honestly, Nightmare Esports, tama naman yung ginagawa nila na hindi nila masyado ina-address yung pag-split push ni Formace kasi they need to put pressure against Todak. But the problem is, medyo mabagal yung paggawa nila ng play. No? Yung, alam mo yung parang may konting hesitation nung nakita nila yung Claude, nakita nila yung Cho. Dapat all-in kagad yun eh. Umaabot kasi sa point na si Formace may mga nakukuha siya sa side lane and at the same time si Benedetta na rin. Na kapag nakuha na nila yung gusto nila mangyari, nakakapag-respond na kagad yung Alice tsaka yung Benedetta. Dito na makita natin ang... Ayan na po! Ayan na naman yung Nanoship! Ayan na naman ka! Pagka-cooldown ng flicker agad! Siya tuloy na uli! Ikaw tuloy ang nadali, kaibigan, with the Way of the Dragon! Uy, Formace! Ako po, nakakontrol ng maayos ang Todak sa laban na to. Sosol, way too late to the party, and Lilix, hindi din makapasok. Alam mo yung sobrang lupit ni Formace, hinold na yung stun niya talaga kay Harit para ano, last second kahit i-purify niya, patay na. Hindi na nga nakapag-purify si BZ. Wala na talaga. Dinikitan lang, men, di in-stun ka agad. Yan, namatay siya nung cooldown, lang, no? Nilakad lang ni ano, Formace, sabi niya, di kita pagpapapurifyin. Ako po, ayan, si Chico, libre pa sa Lord as well. Itong mid lane turret na to, babagsak to, for sure, puasok sa loob ang kanyang Claude. At sa harapan naman, sa ilalim ng Torre, si Jasmine, tinusuktok si Sipa. Torre will go down. Si Formace, nag-aabang pa rin ng opportunity para sa kanya. At inaabol niyo si Sosol tsaka si Ane, si Linlinx. Alam nila na kaya nilang kunin yon. Alam nila na kaya nilang i-shutdown yon. And you know, with a Holy Crystal and the Enchanted Talisman, dagdag doon sa COD at doon sa Winter Truncheon na kinuha niya, parang lahat ata ng babanggain niya dito gigiba eh. Exactly. Brute Force Breastplate, kakapasok lang kay Momo at itemization ni Chico is ano na din, kumpleto na yung damage items niya. Interesting to ah, yung naka-cooldown boot siya. Actually, that means mas faster paced pa yung farming na ginawa niya. Lord, going on the top side, ayan na. Papasok na kaya sila sa baba. Titignan natin as mid is also being controlled by Todak. Yan, with Electrofile Blows ilalim. Cancelled na naman ang Daytona's welcome! Free hit sa Chico doon sa Torre. Wala nga lang minion, so they will have to back up. Pero second wave is already here. Ready for the mid take and the top take as well. Medyo malungkot to para sa Nightmare Esports. Si Jasmine, pinipindot na lang. Oy! Digger in! Ayun, minahuli! Pero lumabas!
Ayan, pasok will be. The fight's still gonna happen here, pero it's going to be a full retreat para sa Todak. Alam mo yung tatlong beses na niyang sinubukang ambahan si Moon kanina. Finally, nakuha din. Nahilan niya na. Pero muntigan pa mga takas. Oh, nahilan niya pa si Moon. Pero si Chico tsaka si Formace, sinisip nila na, okay, sige. Gusto pa lang hilahin yung iba. As for the nakahanap na sila ng successful finally na Divine Judgment, but hindi pa rin tayo nakakita ng isang game-changing na Daytona's Welcome. Wind Poker? Kay Chico? Pwede. Hindi, nalaki na niya. Naka-golden stuff siya, di ba? Oo. Weird. Gusto niya lang mabilis sa pass. Mabilis pa sa pass. I wanna go past. Pass in the pure. May corrosion set naman kung gusto niya lang move speed at attack speed. Uy! Ay, naku, grabe si Momo! Hinawi lahat! Momo's got this, yo! Ayan nga si Nano as well. Makulit ka, ang hila ka ba? Etong sayo! Jasmine as well, trying to clear the minion waves na lang. Pero ang ayan na, nag-i-sticker na ang Todak, mga kaibigan. Feeling ko kaya na nilang lumaban. Most likely, pero wala pa rin Lord mga kuha. So, it's gonna be the siege going on. Non-stop waiting for the minion waves. Ayan na nga. Mm-hmm. And Sosol, gumamit na siya ng circling eagle. And lahat parang, ng members ng Todak, umakap. Maliing-mali yun. Ako nagigets ko yung ginagawa ni Sosol doon eh. Oh. Umasok siya with the circling eagle. Pero ang naging decision making doon ng side ng Todak, hindi suportahan si Chico. Uh-oh. Alam nila na mabubuhay si Chico doon. Ang ginawa nila, pinotektahan nila yung dalawa, yung Barat siya kayong Granger sa pag-responde. Tingin ko yun din yung weakness ng Granger sa ganito eh. Like single target, good luck. Pag sabay-sabay sa papasok, good luck talaga. Ganda ng ano? Especially on the defense. Ganda ng Oracle build-up kay Eve. Kapag ginagamit niya yung ultimate niya, laki ng shield at the same time, limits the damage output of Nightmare Esports. Kasi ang papatay na sa kanya rito, honestly, si Sosol eh. Oo, yung magic damage ni Sosol, yung Soul Bloom, yeah. Tsaka yung mapas ni Nanoship. Si Granger, busy yan. Si Linlinks, busy yan for sure. Mm-hmm. Kila Cho, kila ano, kila Momo. So, tama yung observation nyo and this is going to be a very drawn-out siege. At least, nakadepensa. Maganda naman yung wave clear ng Nightmare. Yun ang, that's what they have for them. Madaming magic damage, pero yun din yung weakness nila. Puro magic damage yan. Pang-clear din ng minions yan. I agree. At Granger, he needs a bit more time. Kailangan niya umabot na sa point na mabibod niya. Well, nabod niya ngayon lang. And this is where the fight starts for them. Hindi nila na-utilize dito yung Granger-Kaja combination na kahugot ng isa tapos i-burst down ng todo. Kasi I feel Nanoship has been really trying to get a lot of those hard pick-offs with not really seeing kung ano nga ba yung lagay nung bot tsaka nung top. Kasi tingin ko kapag kaja kang ganyan, hindi ka makakuha sa may gitna. Yung yep. Mukukuling sa taas tsaka sa baba eh. And that's gonna be the fight under happening as well. Todak after the Lord. Kuha na nila mga kaibigan. Si Forbay sa gitna ng laban. Chico free hit sa likod. Ano ba naman yan? Moy! Moy as well with a kill. Blazing Duet. Ganyan pa lang niya ginamit. And it really, really works. That should be it. I don't see any way for them out of this one. Waiting for the Lord. Although very, very low. Uy! Nadali si Moon. Parang natuwa. Anong ginagawa mo dito natuwa sa loob? Natuwa sila. Masyado nag-dive yung Hiro sa Todak. Pero ang ganda ng ano ha. Ganda ng chase down ni Moy kay Hari. Talaga hindi niya pinauwi. Tama naman niya yun. Si BZ agad-agad. Pero si Chico medyo ano. Medyo na, I mean si Chico. Si Moon. Si Moon. Medyo napalalim yung Eve. Saan ka nakakita ng Eve na sumusugod sa Todak? Nasa loob ng base, man. Nasa loob yung base. Again, siguro nahila siya doon pero hindi natin naobserbahan. Pero again, yeah, actually cooldown yung ano eh, yung Divine Judgment. So most likely nahila siya. Pero again, positioning pa rin. Para rin sa Todak. Yeah, and on the other hand, Nightmare Esports, they're doing a great job just stalling this game. Pero ngayon na yung Lord ay napunta na naman sa side ng Todak, this is going to be an open base for Nightmare Esports na pwede talaga silang pasukin. May laban na naman, Rakart. Yeah, should be easy, Lord. Uy, pero nahuhila yata na magda si Momo. Electrify low pa Leo. Pero wow, si BC sa likod! Napaganda naman. Pasok with Zaman Force. And again, masastall pa lalo ng Nightmare ang game na to dahil doon, makayang-kaya i-clear ng Nightmare ang minion waves na to. Kahit big minions yan. Grabe. Zaman Force lang yun, ha? Yung pamatay kay Chico. It was not even Circling Eagle from the Matilda. Literal na si no? Busy lang talaga. Pwede pa, wala nang hila. So, papasok na ngayon ang Todak. Collect the final blow para maklear yung minion waves. Ngayon, sila naman ang magsustall. Yeah, magkakahila na yan si Nanoship. Naka-fleeting time yung kaja natin dito. So, mas mabilis yung cooldown
ng Divine Judgment. Actually, ayun, andyan na, meron na. Sabi ko sana, hindi nga pala namatay yung Benedetta kanina. Hindi nga pala, no? Dekadekasyon lang si Momo. Again, madulas naman eh. Ginagawa pa rin ni Momo yung ginagawa ng usual ayun, Benedetta. No! Tatlo ang kalaban. Ito na ang mga, ano, mga kawatan. Pinapasok na ngayon. Si Momo, it's the chase. All the way to the base. Si Four Mace, hindi nyo pinapansin. Last off, okay. Medyo safe play, safe pa rin ng Todak dito. Gusto nila yung inhibitor. Nakuha naman nila yun sa ngayon. At now, it's the only death na naman para sa Nightmare. Buti na lang, napansin agad nila yung ginagawa ni ano ni Momo. Oo, nakatunog si ano, si Busy nakatunog. Oy, teka. Nag-alarm yung bahay. Tinitignan natin yung kadak natin dito, ha. Sabi niya si Four Mace may intruder. Kaso, noong nangyari naman na yun, buti na lang kamo, wala doon yung ibang members ng Todak, kundi napigilan sila umuwi lahat noon. Nagkahiwa-hiwalay talaga yung Todak doon. Again, masyado nilang sinubuang i-full map control na hindi sila nakafocus sa isa. Tingin ko doon. Ah, wala na. Hindi na maubusan ng mana yung Alice. Hindi na. Hindi na maubusan ng mana yung Alice. Kamuha pa ng purple buff. Wala na. Ayun na. Nagkalamit ni Reaper. Napakita, may hinampas. Tingnan niyo yung HP bar. Puputok. Bababa yan. Nakahuli crystal din to si Four Mace. Tapos si Momo, ay interestingly, nakuminto din. Yep. So, kailangan maging, siguro mag-isipan ng mabuti nano ship kung sino ito targetin niya ng Divine Judgment. Honestly, medyo mahirap din kasi for Todak to end the game. No? Kasi ang daming wave clear ni Nightmare Esports with the Harret, the Granger, oo, and the Barats. And at the same time, walang kayang bumasok sa kanila ng Torre ng harap-harapan. The Claude needs to position himself safely. And at the same time, he's always looking for the perfect opportunity to use the Blazing Duet. So hindi ganun kadali for Todak to actually close out the game. Yep. So ito na yun, mga kaibigan. Todak Esports mula sa Malaysia. Naghahanap na ng entry. Lord is going to be secured, I think. Tingin ko kaya nilang i-secure yung Lord habang kasi binibisi ni Momo yung ano eh, yung top lane eh. 'Di ba? Hindi pa sa ngayon, hindi pa kukunin ng Todak kasi nakikita nila yung waves, hindi talaga naka-full push na doon sa kabilang side. Yep. Pero ngayon nalinis na nila Momo, kinukuha na nila. And wala pa rin pala kasing purple buff si Chico hanggang ngayon. Meron na. That's fine. Ay, di, meron na. Di, kanina. Okay, ito na, pasok na ngayon. Uy! Ang ganda ng hila nila si Four Mace na agad lang nawala. Hindi na nangyari yung pinabi ni Midnight na may sasaktan. The fight is happening. Chico on the backline. Free hit naman, mga tol. Pasok with the BMI and takes down the Granger. Oh! Wala nang nakuha itong si Jasmine buong laro. Wala na siyang nakuha sa dito. Let's welcome. Legit, anong nangyari? And just like that, no Lord required. Na wipe out halos ng Todak ang Nightmare Esports nano ship all alone. And it's the only move that Nightmare can do. Kahit sabihin natin dito na hindi sila nag-contest doon, umuwi sila ng base, nag-def lang sila, that is going to be the inevitable end kung hindi sila pumwesto at hindi sila lumugar doon sa area na yun. At yun na nga, ang 2-0 para sa Todak ng Malaysia. Nightmare Esports, it is time to say goodbye. So, sana nag-enjoy naman kayo sa mga games na nakita niyo mula sa Nightmare Esports. Pero yun na nga, Todak, second seed.